squeezies. So dito kayo sa SM Manila sa book sale nila. So syempre, hanap-hanap ng books. So ito si Ate Girl, special guest, magre-review yan sa November. Good luck. Thank you. Yan, naghahanap din siya ng libro. Ano yung tawag diyan, stress relieving. Para sa kami. Nag-vlog dito sa dito kami sa may gilid. Inano namin yung space dito. Inoccupy na namin. Nagsusort. Naghahanap pa siya ng libro, so ako nagsusort na ako. Ito. Ito artifact to eh. Museum artifact. May entries dito, so entries. Hindi siya journal entries. What I mean is, ano may ibang entry? Basta yung entry sa diary. May intindihan ng mga accounting students yon yung entry. Ito, iiwan ko yata to. Kasi, kumahanap. Ito rin, iiwan ko rin to. Iiwan ko rin to. Sa may gusto, pumunta na ng SM Manila. Takbo na. Ito rin, iiwan ko rin to. Iiwan ko din to. Oh my God. 50 pesos lang to eh. Pero hindi ka lang kung anong book siya. Book 1 ba siya? Book 2? Puro kasi karaniwan dito sa book sale, ano? Book 2, book 3. Ang hirap kasi maghanap ng book 1. Gusto, parang... Sa bagay, kasi ang tawag ko sa book sale, tsaka chapters and pages, ukay-ukay. Pero book version. Ukay-ukay book version. Iliwan ko rin to kasi book 2. Book 2. Ang ganda-ganda pa niya. Tapos book 2. Aanihin ko yung book 2 kung wala namang book 1. May kulang. Ito rin. Ano naman to? Book 3 yata? Book 3. Book 3 yan. Ito naman book 2. Ito book 2. Ito rin. Feeling ko maganda to pero kasi shiny. Na-attract ako. Kaso lang book 2 rin siya. Ba't puro book 2? Naka-ilis. So ito syempre. Nag-book haul na friend dito. Ito, bibilhin ko to kasi favorite ko siya. Sherilyn Kenyon. Yes! My baby. Sherilyn Kenyon. Ito, book 1 syempre, girl. May book 1. Grab it na. Ito, papag-giveaway ko kasi book 1. Hahanapin ko pa ibang ano. Baka makompleto ko yung 3 baby. Papamigay ko. Kompleto ko na to eh. Ito rin, papamigay ko rin to sa giveaway. Estudyante lang po ako, mahirap lang ako, kaya sa book sale lang ako. Pag ano na ako, marami na akong datong. Fully book pa tayo punta eh, may GC pa. GC, GTK. Yes. Ito rin. Ito akin to. Siyempre kailangan may matira din sa akin, di ba? Hindi naman pwede na ibigay ko na lang lahat. Kawawa naman ako. Ito, papamigay ko to. Para malaman nila na kung bakit naiinis ako sa libro na to. Naiinis ako sa libro na to. Pag nakita ko talaga naiinis ako. Ito yung papamigay ko rin to. Giveaway. Ito naman pag-iisipan ko pa. Pero ang ganda kasi ng ano niya, cover. Book cover horror. Judger kasi ako. Kaya pag nakita ko maganda yung cover, kinukuha ko na. Baka sabihin nila ako lang, oh. Diba? Pati din yung kaibigan ko eh. Una niya nakita yung cover eh. Pag sabihin nila hindi, Parang nabasa ko kanina dito, I gotta pee. Okay, na-apply mo na kayo yan? Na-apply ko na siya. So, ito muna. Ano naman, i-montage ko yung paligid.
So, hello mga crazy. So, tara naman yung glare. Yung glare ng aking phone. I'm sorry kung may glare na naman dahil na nakikita yung mata ko. So, hello crazies again. So, kakauwi ko lang galing review. Galing sa SM. Na nagpakasakali ako makakakuha ko ng allowance pero wala pa rin. Tsaka galing din ako doon sa tea shop. Doon sa baba, sa What the Tea. Bumili ako dahil stress ako. Dahil mainit doon sa labas kanina. Tsaka hirap din sumakay. Marathon na naman. Parang sport talagang pagsakay ng jeepney dito sa Pilipinas. Running after the jeepneys. Ay, sport yun. Mag-agawa ng jeep para makauwi, diba? Mahirap talaga. At least nakauwi na ako. Tapos kanina kasi, ako siyempre napanood yung mga ano kanina, yung mga video. Yung before this session. Yung galing ako ng book sale kanina, chapters and pages kasi nagbakasakali ako kanina sa video. Oh my gosh, yun na naman yung ipis. Oh my God! Oh my God, oh my God, oh my God! Ah! No! So, pasensya na kayo, crazies, dahil pag nakakita talaga ako ng ipis, kahit anong size, nagiging crazy ako. Crazier, dahil takot-takot talaga ako sa ipis. They're so kadiri! Lalo na sa ano ako, isan ako nagsistay, sobrang rami ng maliliit na ipis, as in infestation ng ipis. Sana talaga tirahan ko ito yung may pinakamaraming ipis, yung maliliit, yung tipang pinakaayoko pa yun pa yung roommates ko, sila lang roommate ko dito, kaya ubus na isa kong pesticide, isang kanang pesticide, naubos din yung mga powder ko ng ipis para sa kanila. Kondutoy guys, kondutoy. Nakainis po, alam nyo lang talaga. Ako, nagpapaano pa ako, nagpapaschedule pa ako ng yung sa pest control. Ay, kaloka. Ay, back to the topic. Saan ang may topic ko kanina? Nadista kasi ako sa ipis eh. Dead na siya guys. Nahabol ko na siya. Nandun na siya eh. Dead balls na siya. Dahil pag hindi ko pa siya na dead balls, dadami sila. Maririnig ng ibang kapo ipis na open na ulit yung aking dorm for them. So, back to the topic. Yun nga, galing ako kanina ng book sale tsaka chapters and pages. So, dahil wala ko na pala sa video. So, I need to find ways. Taray. Oh, di ba, kita niyo yun? Oh, nasingit ko pa yun. So, kailangan kong humarap ng oras dahil para hindi masayang yung oras sa pagpunta ko doon. So, dumaan ako sa book sale. Tinignan ko kung baka may bago silang libro o baka may bago silang reviewer. Eh, wala silang bagong reviewer. Meron kasi ako nabili doon CPA reviewer na galing international na mura lang, 200 pesos. So, ito na naman si ano ni Kiki. Tapos, yun nga, bakit pala lagi lang ay tapos? Ano na, Roan, balul ka na naman. So, after that, pumunta ko sa book sale. Marami naman ko nabili doon. Tapos may nakilala kong bagong friend, si Bernadette. Yes! Tapos kami ni Anne. Ako din, may Anne din ako. Rose Anne. That's me! Paras kaming Anne. So, nakilala ko siya kasi naghanap din siya ng libro. Tapos, sinuruan ko siya kung saan nakahanap ng mas murang libro dahil yun siya tumitingin sa mas mahal. Na alam ko naman na meron siyang mabibili ng mura, substitute. So, tinuro ko sa kanya yun. After noon, nagdaldala na kami. Tapos, nalaman ko na accountants... Alam niyo, inulit ko na to eh. Pangalawang take ko na to eh kasi nabubulol ako ng una. Kailangan kong paggalan. Doon ko kasi nalaman na accountants, pati ba pagbanggit na accountants, hirap na hirap na nga ako mag-accounting, pati ba pagbanggit ng word na yun, hirap na hirap pa rin ako. Oh my gosh. Accountancy student siya, katulad ko. Pero siya, papasok siya next batch ng reviewee sa Reza. Yes! Reza! Yun, next batch siya. So, ako kasi yung bagong batch. Ako yung last batch. Lagi ako nag-review sa Reza, ilang Reza. Kahit yung undergrad din, doon na rin ako nag-review. So, yun, after noon, daldala na kami dahil marami kami pagkakaparehas. So, nalaman ko din na paras din kami ng trip ng libro, ng genre. Pasensya na ako kung ano ba gusto ko sabihin na nabubulol ako palagi? Pasensya na kayo kung tumitingin ako doon sa may monitor dito kasi tinitingnan ko yung takbo ng oras. Kasi shinot ko ulit to kasi parang napakahaba ng video kanina. So, yun na nga. Ang haba ng loading ko. So, yun na nga. Paras kami ng trip ng genre. Parang nag-recommend ako sa kanya ng mga books na nabasa ko na.
Kasi paras kami ng trip. Mahilig siya sa mga wolves, vampires, supernaturals. Trip ko din yon. That's my jam. Marami ko nabasa noon. Woo! So, nag-recommend siya sa akin. Lahat ng mga recommendations siya sa akin, guys. Mga crazy. Sinusulat ko. Nire-retain ko sa usap ko. Nasaan yung usap ko? Yung sa isip ko. Nire-retain ko siya kasi sinusulat ko yung sinabing basahin ko yung everything, yung emergency contact, basahin ko yung libre ng JR Ward. Kung may gusto ko yung recommend sa akin, crazies, o yung mga nanonood dito, comment lang kayo below. Dahil nililista ko yun, nalagay ko sa TBR ko. Meron yun, nandun na nga yung iba eh. Nandun yung TBR ko, kasama yung accounting book na yun. Nandun yung principles, nandun sila sa gilid. Yung TBR ko, pero hindi ko pinapakita yung TBR ko sa inyo kasi hindi ko siya natatapos within the month. Depende sa trip na mood ko kung kailan ko matatapos yung mga books na yan. Kasi minsan, kailangan ko tapusin yung accounting book, minsan kailangan ko tapusin yung reviewer, minsan kailangan ko tapusin yung Wattpad, ganun. Kailangan ako tapusin palagi. So, nung na yun, marami naman ako nabili sa book sale, nakakuha pa nga ako ng bookmark. Yeah, may libre silang bookmark doon. Isa lang ah. Siguro iba nakakuha ng marami kasi unti na lang yung tumingin ako eh. Hindi na lang nakita yung one free bookmark. Nakita lang siguro lang yung free bookmark. Taray, sinabihan ko nga si Bibi Bernadette. Sabi ko, kumuha ka ng bookmark doon. May libre. Tinignan ako yung letter B para sa'yo. Aha! Nakuha kasi G. Kasi walang R. Walang R, walang Roan. Yung G na lang for ganda. Ganda. Ganda ng light. Ganda ng view. Hindi ko lang sinabi ng ganda ng mukha ko, diba guys? Don't assume understated. Aha! Yes! Woo! So, after ko rin pinatawa doon si ate girl, dahil may narinig ako kanina na isang grupo, pumasok sila. Yung isa kasi, nag-yayata siya pumasok sa book sale. Tapos sabi ng isang friend niya, I'm not sure if it's a guy or it's a gay. Basta, lalaki siya. They're the same for me with the heart of a woman. Yeah, I feel them. After nun, ayun, pumasok sila. Tapos sabi ng isa, hindi siguro book reader or book lover yun. Kasi marami akong kilalang ano, Becky Booms, na mahilig mag-read. Yeah. Yes! Friends! Tapos, sabi niya, dun sa friend niya, sabi niya, libro na naman. Di ba ang rami mo ng libro? Nabasa mo na ba lahat ng libro mo? Sabi ng ating girl ng isa, yung mga libro ko, hindi pa. Tapos sabi naman ng isa, oh, bakit bibili ka pa ng libro? Di pa naman pala nababasa eh. Like, what? Excuse me? Pabayaan mo siya. Yan ang trip ng buhay niya. Malay mo, nadidistress din siya katulad ko, di ba? Yun. Kasi pag naririnig ko yun, dahil kasi sinasabi sa akin ng papa ko yun, nasa-stress ako. Dahil yun nga lang yung kasiyahan ko. Yun nga lang yung trip ko. Yun yung kasiyahan ko. Pagbili ng libro, doon ako nagdidistress. Buti nga, binabasa ko nga yung papa eh. Sabi ko sa kanya, madunong pa ako. Napapakinabangan nga nila yung pagiging book reader ko eh. Dahil ginagawa nila akong Google Translation. Sabi, ano English nito anak? Anak, pa-translate nga nito. Tapos ginagawa ko yung pagiging book reader ko. Nagagamit nyo naman eh. Tapos afternoon, pag narinig ko itong naiinis ako. Kasi alam nyo, hindi nyo naman pera. Hindi naman sila nililibre ng libro, kaya huwag nyo sabihin yun. Sa akin, pag narinig ko yun, naiinis ako kasi hindi naman nila ako binibigyan ng pera, pambili na ng libro. Pera ko yun, trip ko yun, gusto ko yun. Sabi ng mga kapit-bahay ko, mabaliw na ako. Yun nga, tea again. Kasi naiinis ako pag narinig ko yun. Ito na lang, I will give you an example. For example, kasi kami, di ba, mahilig kami bumili ng libro kahit hindi pa namin tapos lahat. Ganito eh, ito trend. For example, mahilig ka sa sapatos. Karami mo na sapatos. For example, meron ka ng 50 pairs of shoes o 100 pairs of shoes. Shucks, ilan yung lang yung sapatos ko eh. Ilan lang sapatos ko? Oh my gosh, hindi aabot sa 20. Tapos, di ba yung ibang hilig bumili ng shoes? Yung tipong, ayun, shoes na naman. Tapos may kasama siyang friend, gabi. Paano lang yung nagsabi ng lalaki na yun doon sa ate girl na mahilig bumili ng libro, sabi niya, na mahilig naman din bumili ng shoes yun. Parang pag sinabihan siya na, oh, bibili ka na naman ng libro, di ba? Hindi. Cut! Yung tipong, bibili ka na naman ng sapatos? Di ba arayin mo ng sapatos? Nasuot mo na ba lahat ng sapatos mo? Yung tipong, sabay-sabay mo masarap nasusuot?
ilan bang paa mo? Diba? Yan yung, what I mean is, mau-offending ko kasi babalik din sa inyo yung mga sinasabi nyo. Diba? Yung ganito rin, kunwari, babae ka naman, mahilig ka sa bags. Diba? Yung tipong marami-rami mong bag, tapos bili ka naman ng bag, tapos may friend ka na, bag na naman! Ba't may bili ka na naman ng bag? Nagamit mo ba lahat ang bag mo? Nagamit mo bang sabay-sabay yung bag mo? Hindi naman, diba? Ba't may bili ka pa? Like, what? Meron pa yung mga, syempre, yung mga may hilig sa damit, yung mga shopaholics dyan. Yung tipong, bibili ka na naman ng damit? Di ba kakabili mo ng damit kahapon or last week or ganitong araw na to? Ba't bibili ka na naman ng damit? Di ba rayo pang damit? Masusuot mo ba lahat? Masusuot mo na ba lahat? Kaya-kaya mo ba isuot sabay-sabay? Like, like, di ba? Oh my gosh, may kanya-kanyang trip tayo sa buhay. May kanya-kanya tayong gusto. Kaya wag nyo sasabihin yun dahil pag bumalik sa inyo, masakit! Masakit! Masakit. So, after nun, kinuwento ko nga kay ate, binigyan ko din siya ng example, tawa lang ng tawa si ate cashier. Kasi narinig din niya yata yun. So, hi, balik, at least good vibes. Back to good vibes. So, pumunta naman ako ng chapters and pages after nun. Sa basement, yung book sale. Sa SM Manila, sa basement, yung book sale malapit sa food court tsaka doon sa may supermarket. So, yun ang chapters and pages sa may ng SM Manila sa may second floor. Pero, ito, announcement to. Announcement! Next month, or sa October 1st, lilipat na sila ng pwesto. Ang chapters and pages kasi sa SM Manila, NPA kasi sila, no permanent address, or NPP, no permanent place. Kasi dati, nandun sila sa may, natin, doon sila sa may second floor dito, malapit sa Amor dati, wala na Amor. Tapos lumipat sila doon sa first floor, malapit doon sa Pepper Moroti. Tapos ngayon, lumipat sila doon sa may second floor, doon sa kalagitnaan. Tapos ngayon, lilipat ulit sila. Ito, lilipat sila, announcement, take note sa mga mahilig bumili sa chapters and pages. Lilipat sila sa dulo, malapit doon sa Chowking, sa second floor. Basta malapit sila doon, ha? Take note. Ano yung color black na yun? Taba yun? Ay, hindi pala. Sa screen ko pala yun. Ah, ganito nangyari pag di ko suot yung salamin ko. So, ano yung announcement? Na-announce ko na yun. Pinapasabi kasi ni ate, sinabi niya kasi sa akin. Kasi suki nila ako doon eh. Kilala niya mukha ko eh. Bukas, tapos bukas pa daw yung ano, sa Saturday pa daw yung delivery ng book. Sabi ni ate. Sabi ko, ate, bakit walang bago? Sabi niya, dapat nga ma'am, ngayon darating yung libro eh. Kaso nga lang na-delay. So, bukas na sila mag-deliver. Like, huwag kaya ako pumunta. Feeling, kasi minsan, naabutan ko yung pagbagsak nila eh. Yung tipong, huwag kaya ako pumunta doon? Kung kailan na-delay yung delivery? Bukas daw. Eh, Saturday, may klase na naman ako. Baka hindi ako makapunta kasi Saturday. Tapos Sunday, may klase din ako. So, hindi na makapunta. The struggles. So, parang ko lang naman yan, may good vibes naman dun. Kasi may nakakatawa doon na mag-ama. Nakikita niyo sila sa, nakita niyo na siguro sila sa video kung napanood niyo na to. Kung, alam, feeling ko mahuhuli tong part ng video na to. Oo. Mahuhuli tong part to kasi ang haba na. Kasi baka, syempre, yung papanoorin nila una, mas gusto niyo yung mga montage, diba? Kasi dal-dal ko, sabi, dal-dal na nga ano to, na booktuber na to, tong youtuber na to, kaloka. Yun niya, yung mag-amang yun, bumili siya ng libro para dun sa anak niya, tapos para din siguro sa kanya. Nakakatawa kasi, tawag sa akin, Bea. Sabi, alam mo, pinapanood ka namin sa GMA, Bea Binene. Tapos sabi ko, hindi po ako si Bea Binene. Sabi ko, mas maganda si Bea Binene, compare mo sa akin. Sabi ko, mas sexy siya, mas maganda siya sa akin. Siya yung prettier version, so parang siya yung mall version, tapos siroan yung Divisoria version. I'm the Divisoria version. Tsaka sabi ko rin kasi baka ma-offend si Miss Bea Binene pag narinig niya. Baka ma-offend siya, ayoko ma-offend siya. Yeah. Kahit din nung first year college din ako, yun yung din tawag nila sa akin, lalo na nung dati. Payat pa yung mukha ko nun, kasi wala pa itong, wala pa yan. Payat pa ako nun eh. Hindi naman payat na payat. What I mean is, tama lang yung katawan ko. At sabi nila sa akin na mataba ako, na narealize ko ngayon na hindi pala ako mataba dati.
Akainis, yung mga body shamers dyan. Body shamers. Akainis. Na-realize ko nung ginawa kasi sa akin yung mga damit ko na hindi pala ako mataba dati. Ngayon, yung, ngayon na ako yung mataba. Dahil sa mga body shames, di ba gagunti yung katawan ko eh. Okay lang yun. Babalik ko naman eh. Basta. Shame on you. Shame. Yun niya. Niloloko niya ako yung mag-ama. Niloloko ako ng tatay niya na abay-abay daw ako. As in, sabi nga, gayahin daw ako. Kasi mukha daw ako mahilig marunong mahilig daw ako magbasa. Eh, siguro naman kasi hanap ako ng hanap libro dun. Ay, nako. Eh, nakasalamin pa ako noon kasi nga, syempre, kailangan ng salamin ko. Nahirapan niya ako mag-ano ngayon, guys, eh. Hindi ko lang sinuot kasi yung glare. Nakikita niya dito. Ayan, nakikita niyo kasi sa screen, makikita niyo. Ayan, no. Pag umusod ako, nakikita. Kaya hindi ko siya sinusuot for you. Hanggang sa umalis sila, niloloko pa rin ako ni Kuya na ako daw si Bea Binene. Tinanong pa kanya pangalan ko. Siguro na ninigurado siya na hindi ako si Bea. Sabi niya, ano pangalan mo? Sabi ko, Roan po. Sabi, tapos, nung pag-alis nila, tapos sabi niya, bye-bye, Bea Binene. Hindi po ako si Bea. Sabi ko, ako po si Roan. Hindi po ako si Bea Binene. Hindi po ako si Bea Alonso. Ako po si Roan. Hindi pang celebrity yung mukha ko. Pang gilid-gilid lang yung face ko eh. Nakakatawa talaga. Lagi na nangyayari sa akin yun, my gosh. So, masabi ko na ba na ito announcement? Mayroon pang announcement! Ito ang magugustuhan nyo ito, mga crazy! Sa mga mahilig sa books na tulad ko, magugustuhan nyo ito. May announcement yung NPS this next October sa mga taga Manila area. I don't know if it's Metro Manila area or Manila area only. Pero ang sabi kasi sa akin, na employee doon, na Manila area, na may, magugustuhan nyo talaga to, abangan nyo, alam nyo na, this October, ipon-ipon na guys, alam nyo na, sa mga book lovers dyan, mga book collectors, bilisan nyo na, mahirap maagawan, pati sa libro na agawan pa tayo, bakit ganun, ang sakit, diba? Sakit, yun na nga lang yung, dating kita sa akin, yung libro na agawan din ako. Nagkadraman naman ako. Pero oo, masakit yung guys, lagi ako nakagawan sa libro. Tapos, ay, hindi ko lang sabihin nun. Hindi ko lang sabihin. Alam na rin ang best friend ko yun eh. Yung nakagawan kami palagi ng libro. Ay, saklap. Pero magugustuhan nyo yung mangyayari next month. Yung mga mahilig sa NBS. Alam nyo na. So, ngayon, sa mga nakaabot dito sa video na to, sa end ng video na to, thank you so much for watching. Thank you for watching, mga crazies. So, if you like this video, please... Pala. Sorry. So, if you like watching this video, guys, please like, comment, and subscribe. And abangan yung mga next videos ko, okay? Bye!